sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento ukol sa isang malaking bato na hugis heart o puso kung saan ay meron daw itong butas na kasing laki ng drum. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang mga heart o pusong marka ay karaniwang uri ng palatandaan na ating matatagpuan sa ibabaw at ilalim ng lupa. Ang kahulugan ng mga pusong marka na ating matatagpuan sa ibabaw ng lupa ay may konting pagkakaiba sa mga pusong marka na nakabaon sa ilalim ng lupa, sapagkat ang mga pusong marka sa ibabaw ng lupa ay mas karaniwan itong nagpapahiwatig na positibo ang lugar kung saan ay isang malaking kayamanan ang nakabaon dito. Samantala, ang mga pusong marka na nakabaon sa ilalim ng lupa ay karaniwang gabay na tama ang ating hinuhukay na lugar. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH, ang malaking batong hugis puso na kanyang natagpuan ay meron daw itong butas na kasing laki ng drum. Ibig sabihin, malaki ang butas nito. Ngunit ang problema ay hindi binanggit ng ating ka-TH kung saang bahagi ng batong hugis puso ang kinalalagyan ng naturang butas. Pero kung ang butas nito ay nasa gitna, masasabi kong isa itong marka na may kahulugang treasure on the spot. Kapag sinabi nating treasure on the spot, ibig sabihin ay nasa lugar na ito ang kinalalagyan ng nakatagong deposito. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zugwal. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, ang lugar na kinalalagyan ng batong hugis puso na may butas ay sa isang sapa. Ang naturang sapa na ito ay nasa bandang itaas na bahagi ng batong hugis puso na may butas. At base sa naging pagsusuri ng ating ka-TH, ang hugis nito ay parang letrang Y. Base sa aking mga nalalaman at karanasan, sadyang napakakaraniwan sa mga sundalong Hapon kung saan ay kanilang pinili ang mga lugar na may sapang parang Y na hugis. At sa kadalasan, ang mahalagang bagay ay kanilang ibinaon malapit sa intersection o kung saan nagkasalubong ang dalawang sanga ng umaagos na tubig sa sapa. Ngunit ayon dito sa komento ng ating ka-TH, ang kabilang bahagi ng sapa ay natuyo at wala ng umaagos na tubig. At nang ito ay kanyang sinuring mabuti, halatadong ito ay sadyang hinarangan para ang tubig ay malihis at mapunta sa butas ng batong hugis puso. Sa madaling salita, ang tubig na mula sa sapa ay bumabagsak sa malaking butas ng batong may pusong hugis. Ang sukat sa lalim ng naturang butas ay nasa 5 feet o 5 talampakan. At ayon sa ating ka-TH, ito ay naglalaman ng mga bilog na bato, pero hindi naman lahat ay gaanong bilog ang kanilang hugis. Maliban dito ay makikinis na rin daw ang mga ito. Kaya ang tanong ng ating ka-TH ay kung nakabaon kaya ang deposito sa naturang butas na ito. Ang aking kasagutan sa katanungan ng ating ka-TH dito ay mataas ang posibilidad na ang deposito
ay nakabaon sa ilalim ng naturang butas. Sadyang inilihis ng mga sundalong Hapon ang umaagos na tubig mula sa sapa at kanila itong pinaagos sa malaking butas ng batong Pugis Puso. Ito ay para magsilbing harang at takpan ang malaking butas para hindi ito madaling mapansin ng mga taong mapanuri. Ang mga batong Pugis Bilog na nilalaman ng butas ay masasabi kong sadyang inilagay ito ng mga sundalong Hapon bilang unang layer o patong. Ito ay para maprotektahan ang kasunod na patong kung saan ay masasabi kong isang makapal na simento. Kaya base sa aking sariling opinyon, kapag ating natanggal ang mga batong Pugis Bilog, ang kasunod na patong ay isang makapal at matigas na simento kung saan ay kailangan nating basagin. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zubwar. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Stephanie Angeles ng Antique. Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte. Joni Orina ng Quirino Province. Kent Chester Macarambon ng Davao. Arnel Manligis. Charlie Libusada ng Sikihor. Jovet Fornoles ng Bicol. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.